salamat po sa inyong lahat. First time po ito nangyari. Kasi sana i-boost ko yung luwa ko kasi lang na-boost ko na eh. First time po nangyari po sa akin na yung ganitong ano, birthday ko, tapos mayroong tawag ba yung sa salita. Tapos yung isang ganda, isang fellowship. So, maraming nung alam mo yung nakilala ko ang Lord, tama po yung sinabi niya talagang kung tao ay magta-transform talaga ng Panginoon, mag-hope or by group yun. Talagang, yung sabi nga ni Pastora, dati lagi akong in-invite niya. Sabi ko kundi, punta ko ng Abu Dhabi. Pumunta ko sa Abu Dhabi agad kasi wala man yung heart ko doon sa kung ano sasabihin sa akin. Yung mga sinasabi, parang, kwentuhan mo lang ako pero huwag mo akong pagsabihan. Ayaw ko magpagsabihan kasi nga, retaliate, mahilig ko mag-retaliate eh. Ganun ako. Mas marami akong alam kaysa sa'yo. So, minsan, naranasan ko din yan sa mga tao din na ini-invite ko na mas marami silang alam din sa akin. Sorry! Kaya sa ako, Lord, wala yun. Wala ko dati. Kaya alam ko din, pakiramdam ng mga na-invite na mga ano na nag-invite sa akin. Alam ko yung pakiramdam. Pag alam mo ano, kasi kung anong ginagawa mo, kung padanas din sa'yo ng Panginoon. Kaya ako yung papasalam sa Panginoon kasi sa ginawa niya sa buhay, kumisa na amis niya ako, sabi ko, ako ba yun? Hindi pala ako, sabi ko, ganun kay Lord, ikaw pala yun. At nagpapasalamat din ako kay Lord, no, na sabi ko kay Lord, Lord, kung dumating ka pala ng maaga noon, baka hindi ako nakasama at ang pamilya ko, hindi sila nakasama. Hindi ko na nila. Pero dahil napakabuti ng Panginoon, ng patience niya siya, di ba, sabi niya, he is not slow, hindi siya in this lack of time, ha? Kung bakit hindi pa siya dumating. Because he want everyone to come into repentance. At yung talagang, nung kay Lord na ako, pinapili sa akin ng Panginoon, mag-stay ka dyan kung nasaan ka ngayon mamili ka. O gusto mong sumunod sa akin, mag-serve sa akin, na wala kang iniisip. O gusto mo yan, hindi because you're pa nag-serve, nag-ano yung dalawang mong paan na hihiwalay. So, naging sakang ka. So, ganun. Ang ginawa ko, pinag-pray ko kay Lord yun, nagsip ako ng ano, mga advices. Ito, tinatanungan ako, sabi niya, kung gusto mo mag-serve kay Lord, kasi yung heart ko gusto mag-serve kay Lord na. Kung gusto mo mag-serve kay Lord, give way, give up those things na ayaw ng Lord sa'yo. Kahit masakit man. Pero, ginas ko, masakit siya, pero ay, nung dumating na ako kay Lord, sinasabi ko yung lagi sa mga, sa nag-sisakin ng advice na anong gagawin ko. Sabi ko gano'n, ako, nakalaya kung anong meron ako dati. Masasad na kami ko sa trust God. Kasi nung wala si Lord, yung lagi kong sinasabi, kung hihiwalay ko itong taong to, sabi ko, Lord, sabi ko, ang gagawin ko? Wala yata tutulong sa akin. Gumaganyan ako. Sinong tutulong sa akin? Sabi ko, ganun. Kaya gusto, alam mo yung gusto mo nang give up dahil gusto mo na ng maayos na buhay, gusto mo makawala kung anong meron ka sa sama ng loob mo o dahil mo iniisip. Pero ang iniisip mo doon, kanino ako hahawak? Wala yata akong mahawakan. Sinong tutulong sa akin? Pag iba, wala akong pera. Ganun yung isip ko kasi, ganun yung, kung nasa world ka, ganun lang naman iisipin mo eh. Wala akong pera, tapos pag nawala ako ng trabaho, saan ako punta? Sinong tutulong sa akin? Ganun yung isipin mo. Kaya pero nung dumating, nakilala ko ang Panginoon. Salamat po. Salamat ko sa buhay ng Pastora Jenda na kinamit siya ng Lord na kahit napalize-lize lang. ang dami kong ano, mga ginagawa na kung mag-YouTube, nasabi ko nila kung mag-simba doon sa tabila. Kasi narinig ko na yun. On that time kasi na minisis niya ako, yun ang time na naglulungin na ako na gusto ko makahanap ng church. Kasi ang sabi ko nun, saan kaya ako makakita ng church na ganyan? Mayroon akong gano'n na. Kasi ang sabi doon, ang lagi kong pinapanood si Joel Austin kasi pogi-pogi po ako sa kanya. Wala naman kasi nasabi sa akin kasi talaga po. Bigla na ko lang siya. Ay, hindi ko alam kung saan ko siya napanood. Basta kita-kita ko siya. Tapos sobrang encouragement yung magsalita. So, tuwa ko sa kanya. Pero yung mga salita na pinapakinggan ko, may ano naman siya, may katotohanan. Kaya nga magulat ako nung sinabi niya ang prosperity gospel siya. Pero ang lagi niya sabi doon, pinakalas niya lagi,
if you want to be born again, sabi niya, repent all of your sins. Tapos sabi niya, maghanap kayo ng church dyan kung asan yung malapit na church. Sabi ganon. Kaya inis ko noon, sabi kong ganon, saan kaya ako magkakahanap ng church? Tapos yun, may naisis ako ni Pastora Jessa, yun na yung time, ano na talaga ng Lord. Pero mayroon pa something sa isip ko noon, kapag malayo itong church na sinasabi niya, hindi ako magsisimba. Pero nung sinabi niya, dyan lang sa kapitbahay namin, sa bakery, sa Hamdan, sabi ko, nandito lang yung sa likod ng bahay. Kaya ang Lord, ganyan po kasi ang Lord, na kala mo, napakalayo yun pala, sa katabi mo na lang yung church. Katabi ko lang yung church. Kaya, God will make a way. God will make a way talaga, kahit sabi mo, magkocondition ka kay Lord, pero si Lord, o sige, andyan na lang, ilalik ko na sa tabi. Mm. Kasi baka mo, sasabihin mo pa na, layo eh. So, glory to God. Ipapasalamat po ako sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa pagmamahal and God bless you all and I hope na sabay-sabay po tayong mag-serve sa Lord at sabay-sabay po tayong gamitin ng Lord faithfully and wonderfully at gamitin tayo ng Lord na with full of anointing, favor, at yung blessing ng Panginoon and also yung wisdom na mula sa Panginoon hingin natin. Amen. So, glory to God and God bless everyone. Amen. O, kainan na.